guys, welcome sa aking channel. At para sa video ito guys, papakita ko sa inyo kung paano tayo mag-solve ng ating Rubik's Cube mula sa simula guys, mula sa simula. So, yun, meron tayong gagamitin na 3x3 Rubik's Cube at ito pa rin po yung dati nating ginagamit noon pa. So, bago ka lang sa channel ko, huwag mong kakalimutan mag-subscribe at pakipindot ang ating notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. So, yun, paano natin umpisahan, sundan mo lang yung aking gagawin, guys. So, ito, gulo-gulo kasi yung ating Rubik's Cube. Start tayo sa simula. Buuin natin siya hanggang matapos, guys, yung ating Rubik's Cube. So, yan, maraming salamat nga po pala dun sa mga kaibigan natin. Maraming salamat sa support. So, yun. Kung paano natin simulan, tignan po natin kung ano po yung magagawa natin dito sa Rubik's Cube na to. Sana po makatulong po sa inyo, lalo-lalo na dito sa mga beginners ng Rubik's Cube. Okay. So, let's go. Okay guys, kagaya po ng aking nabanggit, ito po yung ating 3x3 Rubik's Cube. Gulo po siya. So, ipapakita ko lang kung paano tayo magsimula sa ating Rubik's Cube. Kung sa nakikita nyo po ay napakabilis po nating gawin yung ating Rubik's Cube. Dito po medyo matatagalan po tayo dahil magsisimula po tayo ng ating pagbuo nitong ating Rubik's Cube. So, kung bago ka lang sa pagbuo ng Rubik's Cube, lagi mo lang tatandaan kung saan yung base. Importante kasi yung base guys dito. Halimbawa, ang napili ko, pipili muna ako. Napili ko is white. So, ito yung magiging base mo. Lagi mong tatandaan na yan yung magiging base mo. Siya lang yung nasa taas. Siya yung base na nasa taas lang. Hindi mo siya po pwedeng ikutin na ganyan. Kasi, nakakalito po talaga siya. Hindi mo siya basta-basta mabubuo pag ganun po yung gagawin mo. Halimbawa, ayan, puti ka. Naghahanap ka ng puti, ganunin mo siya. Ikutin mo siya. So, mahihirapan po tayo. So, mas maganda kung ang napili mo ay landon lang sa ibabaw. So, halimbawa, ito kulay white. Nasa ibabaw lang po yan. Yan. Unang-una, yung nasa gitna, yun na yung pipiliin mo. Yan yung kulay white. Ilalagay mo na kagad sa gitna yan. Then, ang kasunod na gagawin mo ay titingnan mo kung saan yung mga nandito sa gilid. So, pipiliin mo na rin yung mga puti na nandito sa gilid. Dapat, pag namili ka, halimbawa, ito, pinili mo yung white. At naglagay ka dito ng white dito sa bandang gilid. Dapat ang pipiliin mo din yung white dito sa ibabaw at saka blue dito sa gilid. So, nandito siya guys. Yan, nandito siya guys. Kung paano mo naman kunin itong white blue na to. Kasi dapat itong white nandito sa ibabaw. Tapos yung blue nandito sa gilid. So, kailangan mo muna siyang ibaba mo muna siya. Kailangan mo siyang ibaba at iiwas mo muna siya. Yan. Para makuha mo siya, guys. Ngayon, pwede mo na siyang ilagay dito. Paano? So, itatapat mo muna siya dyan. Tatapat natin para mailagay siya dito. So, yan. Paano maglagay dito sa ibabaw? So, ang gagawin natin, iiwas muna natin siya. Tapos, ibababa yung white. So, yan. Makikita nyo guys, yan, makikita nyo nagpantay yung kulay puti, kulay blue. So ibig sabihin okay na siya. So ang kasunod naman natin na gagawin dito naman sa bandang gilid na kabila, yan. So ang hahanapin naman natin ngayon dapat red at saka white. So nasan ba yung red saka white? So nandito siya guys, nandito. So, ang next na hanapin natin is yung red dito sa gilid at saka yung white dito sa taas. So, nandito siya. Kailangan na natin ibaba ito. Itong red-white na to. Ibababa lang naman na natin. Tapos ibabalik din natin. Bakit natin ibalik? Para hindi nagugulo itong una natin na binuo. So, yan. Ngayon,
natanggal mo na, naibaba mo na, pwede mo na siyang ilagay. So kapag tinapat natin, guys, pag tinapat natin itong puti mapupunta sa taas, itong red mapupunta dito sa gilid. So subukan natin. Paano ilagay diyan? Iwas muna natin 'yan. Tapos ibaba natin. So yun. Ang nangyari, naging white dito tapos yung red na dalawa. So mapupunta doon. So ganun ulit ang gagawin natin, guys. Hanapin naman natin ngayon yung para dito sa kabila. So ang babasehan natin yung white sa taas tapos green naman dito sa gilid para magpantay sila. So hanapin natin ngayon yung para dito sa gilid na white at saka green. So siguro itong isang to, no? Saan ba? So ito, nandito pa rin siya sa ibabaw. Nandito pa rin siya sa ibabaw. So ang gagawin natin dyan, kagaya ng ginawa natin nung dito sa kabila, iiwas muna natin yon para makuha natin. Saka natin itatapat yung green. So ayun. Kasi dapat itong puti nasa ilalagay sa ibabaw, kaso nasa ilalim pa siya. So ang gagawin lang po natin, iikot natin to kung saan siya nakatapat, kasi itong puti iikot natin yan. So nandun po siya sa kabila, kung makikita nyo po nandito siya sa kabila. Ngayon ang gagawin naman natin, iikot natin ganyan para makuha natin, guys. Tapos ibabalik natin, saka natin pwedeng itapat dyan. So itatapat natin. So ayan, nakatapat na siya, guys. Yung puti mapupunta dito, yung green mapupunta dun. Ngayon ang gagawin natin, kagaya ng ginawa natin kanina, iiwas natin. At take note pala, guys, kapag dito mo ilagay sa bandang ito, halimbawa ito, yung puti dito mo ilalagay. Kapag dito mo siya ilalagay bandang kaliwako, dito sa bandang kaliwako, dapat ang iwas mo dito sa bandang kanan naman. Pag halimbawa dito naman sa bandang kaliwa mo, kanan mo ilagay, ang iwas mo naman bandang kaliwa. So ganun lang. So since na dito ko ilalagay yung puti, iwas ko dito sa kanan. Baba. So yan, galing, di ba? Galing niya. So yan, tapos mo na yung bawat sulok, green, orange, blue, red. So okay na siya. Okay na siya, guys. So ang gagawin mo lang ngayon dito naman para sa gitna. Pag dito sa gitna, gitna ka lang din magtingin, nandiyan na yan sila. Kung hindi dito sa gitna dito, dito nga sa gitna dito. Basta nasa gitna lang, wala na yan sa gilid, guys. So hanapin mo ngayon yung kulay green, kung saan mo siya po pwedeng ilagay to. Yan, green. Kung paano paglagay dyan, pag sa gitna mo naman ilagay, kahit saan ka naiiwas, pwede dito, pwede dun. So kasi ilalagay mo lang. Kasi hindi mo siya po pwedeng ilagay na paganyan. Hindi mo siya pwedeng ilagay na ganun. So nagpantay na siya, pero nawala yung nandito sa gitna. So kailangan iwas ka talaga. Kailangan iiwas mo muna tong isa. Iiwas mo yan, ibababa mo lang to, tapos saka mo ngayong kukunin. So ganun lang yung yung rotation. Yan. Ganun lang yung rotation, guys. Ang hirap, di ba? Pero pag matutunan mo at masundan mo, sigurado matututo ka dito, guys. So yan, ang sunod nito, of course, yung dito sa orange. Kahit naman saan po pwede yan, kahit saan ka po pwede magtingin. So yan, since na blue, nakita na natin yung blue. So ang blue para dito. Kagaya ng sinabi ko ulit, ganun ulit yung proseso. Pag dito sa gitna, kahit saan ka nang iiwas. Hindi kagaya dito sa dito, pag sa gilid ka, hindi po pwedeng ganun. Kailangan kung dito ka sa kaliwa maglagay, dito ka sa kanan mag-iwas. So ganun. Baba natin, kunin natin yan. So yan. Yan, makikita nyo nabubuo talaga siya. So ang orange naman, para dito sa orange lang din. So yan. Yung puti, lalagay natin dito sa ibabaw. Yung orange, lalagay natin dito sa gilid. So yan. So ganun lang, guys, yung gagawin natin. Ganun lang siya kabilis. Ito naman yung red at saka puti. So nandito siya sa gitna. Kanina dito tayo nagkukuha sa gilid-gilid. So ngayon dito naman sa
gitna ilalagay. Pag dito sa gitna naka ano, naka-position yung isang ano, isang pares, guys. Pwede mo na siyang ilagay na ganyan. Yan. Iwas mo siya kasi dito mo siya ilagay sa gitna. Tapos ito lang ang ikutin mo yung nasa gitna. So ayan. Kikita nyo guys, nabubuo yung ating Rubik's Cube dito sa ibabaw. At saka dito sa pangalawang dito sa first layer niya. Nabubuo na siya. So ang kasunod naman nun guys, itong second layer. Kailangan mabuo yung second layer. So ang gagawin mo ganyan, itatapat mo na siya yung magkakakulay orange, green, red, blue. Itatapat mo na rin yung kakulay niya dito, yan. Baka meron siyang pwedeng ilagay dito. So ang susunod itong ano natin, second layer natin, buuin natin yan. So kung paano naman magbuo ng second layer ganito. So halimbawa itong ano, hanap tayo guys. Halimbawa ito, itong kulay blue at saka orange. Ito magkakulay na niya guys, kakulay na niya ito. Ito ang ilalagay natin doon. So kung paano natin ilalagay yan doon, kagaya rin ng dito sa ano, sa top, kung saan, kung dito ka maglalagay sa bandang kaliwa, dito ka rin sa kanan mag umiwas. So ang moves natin dyan ganito. So titignan po natin kasi ito ilalagay doon. So parang ang hirap lang siyang isipin na paano ko ilalagay ito doon. Pero kung alam mo na yung ano, yung step, ay madali na lang gawin yan. So iwas ako bandang kanan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. So yun guys, yung blue. So yung blue, nandun na. Nailagay natin, di ba nandito kanina sa ibabaw. So yun, naayos na natin yung kulay blue. So ang kasunod naman ngayon, kung ano yung makita natin, di ba ba itong kulay green at saka red naman, orange. Yung kulay green at saka yung orange. So ito, ilalagay ko doon naman. So dito na naman siya bandang ano, bandang kaliwa na naman siya guys, ilalagay. So pag bandang kaliwa, kanan naman ako, kanan ako iiwas pa rin. So isa, tandaan nyo yan, isang pakanan, isang pakanan, baba. So yan, isang kanan, isang baba, balik, angat. So yan, ito ibababa ko lang, bababa. So yun, so naayos na siya. Naayos yung ating green at saka orange. Ang kasunod naman yung red at saka blue. Yung red saka blue. So dito naman guys, sa red saka sa blue, dito naman natin siya ilalagay bandang kanan. So kagaya ng sinabi ko, pag sa kanan mo ilalagay, kaliwa ka naman iiwas. So isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, then walo. So ayan, buo na yung pangalawa. Yan, buo na yung pangalawa guys. Buo na yung pangalawa natin. Ang susunod naman, itong ating pangatlo. Yung pangatlo, magiging siya na yung top. So ito magiging bottom layer na siya. Ito yung magiging top natin. Kasi ito na yung buuin natin yung nandito sa top layer. So magiging ganyan na siya. Hindi mo siya pwedeng ganun-ganunin naman yan. Hindi mo siya pwedeng ganyan-ganyan eh. Kasi nakakalito nga. So yan, dito naman tayo sa top. So ang gagawin naman natin ngayon, ganito. Magbubuo tayo ng mga pwede nating maging palatandaan na kaya nating buuin yung ibabaw niya. Guys, tandaan, laging tatandaan yung mga palatandaan na pwede nating gagamitin na pangbuo dito sa para dito sa ibabaw. Pag makakita tayo ng cross na sign, so pwede na yon guys na gagamitin natin. Or meron pang iba, papakita ko sa inyo. So isa, mag-moves muna ako guys ng ano, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. So wala pa rin. Ganyan pa rin siya.
hanap pa rin ako ng ibang pattern guys sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo. Pag ganyan, wala pa rin. So paulit-ulit lang yun, ulit-ulitin mo lang yung ano na yun, yung moves na yun. Ganyan siya kabagal. Akala nyo mabilis pero mabagal din siya. So ayan. So ayan. Hindi tayo nakabuo ng ano ng cross guys, pero yung piece na pattern naman yung nabuo natin. So ayan, nabuo natin yung piece na pattern. Kagaya niyan, halimbawa ito na lang isda. Ito yung ulo, ito yung dalawang buntot. So dito ako sa gilid niya. 8 moves, 1. 8 moves tayo pag diyan. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Yan. So nakabuo na tayo guys ng top layer na naman. Nabuo natin yung top. Ang kasunod naman natin na gagawin ito na dito sa gilid. So paano gawin niyan to? 1 2 So yan, kailangan kasi guys, makabuo tayo ng isang ano, isang layer dito para makapag Y moves tayo. Kailangan nating makabuo. So ang gagawin natin, ulit-ulitin lang natin yung ating step para makabuo tayo ng mga pattern na pwede nating gagamitin para sa Y moves. So yan. So yun, nakabuo na tayo ng isa dito sa bandang gilid. Yan. Ibig sabihin, pwede na tayong mag Y moves. So, Y moves. Ang Y moves naman, tignan nyo na lang sa mga ibang videos ko kasi nandun yung Y moves. Pero ituturo ko pa din dito. Ang Y moves, kailangan mabuo to. Buo na yan. Dalawa dito, buo yan. Dalawa dito, dalawa dito, dalawa dito. So kung makita nyo, maganda na yung pagkakaayos niya. So gagawin lang natin Y moves. So yan yung Y moves guys, Y. So letter Y siya. Pag nakakita tayo ng ganyan, Y moves yan. So yan. Kailangan na natin buuin yung ating Rubik's Cube. Yan guys, so buo na yung ating Rubik's Cube. So ganun lang siya kabilis guys. Yun, inumpisa natin na buuin na yung ating Rubik's Cube mula sa umpisa. So sana nakapagbigay tayo ng kunting kaalaman. So sa susunod guys, mag-iisip pa tayo ng magandang content or laman ng ating channel na pwedeng makapagbigay ng aral na naman. So kung gusto niyo pong matutunan guys, paki-node po yung ating mga videos, yung mga nakaraan. So, sa susunod guys, ito naman po yung ating ituturo, ating tutorial. So, maraming salamat guys sa inyong lahat. God bless everyone and nagmamahal sa inyo po, Rubik's Lover po. Right.